Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon ay mag-update tayo. Second video for today, ano? And yung first video pwede nyo i-check kay ano, top trending stocks. And let's go. Let's start. Same ano lang. Same list. Okay, katulad ng kahapon. Nahin natin SEC. So mukhang ano nga to, magre-retest dun guys sa may sinabi natin ano. So, pwede itong mag-retest 33.2. Okay, so pwede pang ma-hit yun. Goods, ayan. Kita-kita natin ano, yung pinaka ano niya. Pinaka trend. And right now, kung i-check natin to dito sa daily chart. Okay, so nag-rally dito, no. Same lang. Ayan, kasi sa ano, sa weekly ganun din yung setup, eh, di ba? Pwede mag-retest dito sa may trend line 33. Okay. Then sa ating ano, ayan, sa ating RSI guys, bounce, which is good. So yun nga lang, pinaka-confirmation natin for this one. Ayan, para maging bullish. Ito. So dapat mag-breakout, then throwback dito, then mag-hold, no? Then pagka nag-hold, push. Ayan. So yun po yung ano niya, yung bull case for SEC. Bullish, ano? A scenario for this one. So since wala pa naman, ayan, kaya let's monitor first, no? So next natin, DMC. Check natin to, of course. Ayan, sa weekly muna tayo. Ayan, tingnan natin. So, ano naman to? Kabaligtara naman to ni SCC, guys. Ano? So, ito naman is nag-close ng pula. Ayan. So, hindi mag-hold sa may support, possible kasi madaglag na tayo dito. Sa may 10.7. Next support for DMC, guys. And remember is meron tayong trend line dito, no? So ito yung trend line na yun. Ayan, we have here since ano yan, 2021 bear months. Tapos ayan, no? Dami yan. 2022, then we have here 2023, then yung last eto no, April guys, then nagbounce. And ngayon, pullback na. No? Kaya, still, there is a chance na malaglag to at mag-retest dun sa may trend line. No? Then sa daily chart, so same lang din. Check natin. Okay, nakabaloktot na yung kanyang indicator. RSI, and same lang. Ayan. 10.7 yung next support for this one. No? And yung 200, ayan, so medyo malapit dun sa may support natin ano, sa susunod. Ayan. Then next one is LTG. Wait lang, LTG. Tapos punta tayo sa weekly guys. So sa weekly, nag-close ng doji candlestick here. Parang ano eh. So almost same ano nung last week. Ayan, no. Ayan. So halos walang galaw guys. Ayan, for this one ano. Pero yung kasi still nasa labas pa rin ano. O di ba? So yun naman yung kinagandahan for LTG. And kung ano naman to, kung sa next week is mamumula tapos malaglag dito sa 9.9 level, ayan sa may green box natin. So still pwede pa naman ano. So as long as na mag-hold diyan. And yung mahirap nga lang kung malaglag ulit dito sa baba, no? Ayan. So far ano pa naman to, goods, no? Based dito 'yan sa weekly chart. And ngayon, i-check naman natin sa daily chart. So sa daily chart, nakabaloktot ng konti. Ayan, tas medyo pula.
So far naman kasi sideways to, no. Ayan. Sideways pa, bounce bounce lang siya. And ano to? Mas evident to sa lower time frame, no. Mas mababa pa rito sa daily chart. Then yung 200, 200 day moving average. So actually malayo to, eh, no. Ayan, so tingnan natin. Then next one is TEL. Check natin yung TEL, guys. For TEL, okay, nalaglag. Okay. So hindi nirespekto 1385 at dumiretso rito, guys, 1315. Okay, so i-check muna natin ngayon. Still goods pa rin. Still goods, no? So pagka nalaglag pa to at hindi nag-hold, no? So since malapit dito sa may support, eh, pagka hindi po nag-hold dyan, eh sa malamang baka bumalik pa tayo dito sa 1-2. Okay? So below 1-2 yung ating major dito support. Because kung titingnan natin, we have here 1, bounce. Solid bounce yan. Tapos ito pa. Bounce, no? So it means pagka nalaglag ulit dyan at nag-hold, so possible is okay, ganun ulit yung magiging ano niya, movement, no? So for now, let's monitor. At yun nga, may divergence. Ayan, no? Lower high dito, tapos we have here higher high. Okay? Then sa daily chart, let's wait muna ng ano to, mag-oversold. Ayan, for me, much better pag gaganon, ano. At medyo malayo pa actually. Ayan, kaya tignan natin. Pero, base dito, tignan pa rin natin kung mag-hold ba sa may support. And yung 200. So, siguro pagka nalaglag, maybe mag-hold. Okay, at mag-bounce dito sa may 200 malapit, no? 1289 yan or 1290. So pagka nalaglag, okay, pwedeng mag-bounce, no? Ayan. So pwedeng ganun yung setup dito. Then next one is ALI. ALI, so punta tayo sa weekly. Okay, nalaglag din. Ayan, so ito yung sinasabi natin, ano? No confirmation dito. At nalaglag ulit. So for now, ang pinaka-target natin na support. Ayan, so ito na. 25.5 or 0.6, ano, pwede na dun. Basta malapit dito sa may green box. Ayan, so since rectangle to, diba, rectangle to, guys, eh, diba? And kasi sinukat na natin before yan. And possible, yung target niya na kung saan pwede siyang malaglag dito. Ayan, sa may 23.9, no? And kung i-check natin dito, ayan. So, yun po talaga yung galawan for ALI. Nalalaglag dito, guys. No? Ayan, kaya magandang tinitingnan muna yung, ano, yung mismong big picture, no? Then sa daily chart, let's see, nag-close na nga dun, eh. Okay, tapos ito pa, bearish crossover, guys, galing sa overbought. Ayan, so for me, bearish. Okay, ayan, so as long as na ano siya, na hindi babalik dito sa may ano natin, sa dating support, kasi nalaglag na nga, diba? Ayan. Then yung 200, so bearish, no? And last but not the least, yung globe. Check natin. Globe. So, sa weekly, ayun. So, this is very crucial for globe kung mag-hold ba rito or hindi. Kasi nga, di ba? So, sinabi natin before, possible double bottom to. 1 and 2. Then breakout. Then throwback. Ayan. So, this is very crucial.
Yan, kasi pagka na gold, ang possible stop na natin dito na. Ayan, sa 1872 or sa 1873, no? So tignan natin dito. So yun nga lang is medyo mataas pa rin to, guys, even doon na bumagsak na siya. Lower high tapos lower low, bearish, bearish trend, no? And for this one, bearish crossover. Then sa ano natin, daily chart. So dito kasi for me bearish. Bearish pa din. Yeah. Ayan. So for this one, tingnan natin kung mag-hold talaga 'to, no? Pero wala, tingnan natin, no? Ayan, so medyo alanganin siya. Then yung 200. Ayan, so medyo malawi naman yung 200. Ayan, kahit bumagsak dito yan. Sa 1877. Eh, tingnan natin kung ano, no? Kung di nababalik dito sa pinakababa. Ayan, so pwede kasi, ano to, fake out. Ayan, kung di mag-hold, ano, magiging fake out dyan. Tapos, pwedeng, okay, malaglag dito, tapos mag-bounce ulit. So it means triple bottom. Okay, pwedeng ganyan, no? Ayan. And I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.